isa sa nursing licensure exams ay mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban. May live report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jiggy. Para sa mga nag-aral maging mga nurse na nakaligtas sa hagupit ng bagyong Yolanda sa Tacloban, napakagandang balita ang pagpasa nila sa nursing board exam. Marami nga sa kanila ay nagvo-volunteer ngayon para sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima. Isa sa kanila si Bon Bato na namatay ng lolo, lola at tsuhin sa bagyo. Kasama rin ang kanyang lolo at lola sa nagpalaki sa kanya at tumutulong ang tito niya sa pagpapaaral sa kanya, kaya labis ang kanyang hinagpis nang pumanaw sila dahil sa bagyo. Kwento ni Bon, pagkatapos ng bagyo ay ayaw na niya mag-exam sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Pero inisip na lang daw niya na iaalay niya sa kanyang mga yumaong kamag-anak ang pagsusulit. Ngayong pasado siya, mas gusto daw niyang pagsilbihan ng mga taga Leyte at Samar. Isa rin sa mga pumasa si Loren Banario na nasiraan ng bahay dahil malapit ito sa tabing dagat. Natanggalan daw sila ng bubong kaya kumakapit sila sa Kisame para hindi magkahiwalay at maanod ng tubig. Nagvo-volunteer din si Loren ngayon sa isang NGO. Gusto raw niya gamitin ang kanyang tila pangalawang buhay para makatulong. Sila Bon at Loren ay parehong estudyante ng Remedios Serum Wilders Medical Foundation na top 5 sa best performing nursing school sa huling exam. Sabi ni Eunice Pamanian Arbis, College of Nursing Assistant Dean, magandang balita ang good performance ng paaralan, lalo't maraming mabigat na pinagdaanan ng mga estudyante sa bagyong Yolanda. Bumiyahe pa raw ang mga ito patungong Cebu at Maynila dahil nasira ang testing center sa Tacloban. Sana raw ay pagsilbihan ng mga bagong nurse ang kanilang komunidad na lubos na apektado ng bagyo. Sa mahigit 35,000 na nag-take ng board exam, 10,977 ang pumasa. Nakakuha ng pinakamataas na score ang estudyante ng New Era University na si Kristin Joy Azarcom at si Nico Mater Viray Dio ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sisante.